Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagbubukas ng panibagong kabanata sa buhay ni Tanggol, marami ang mga kapanapanabik na mga eksena na dapat nating abangan. Matapos ngang malaman ni Olga na sa mansyona ng mga Montenegro titira ang pamilya ni Mokang, isinabi niya sa kanyang sarili na kinakailangan na niyang gumawa ng paraan dahil tila mas lalong lumiliit ang mundo nila ni David at para maisakatuparan nga ang kanyang mga plano. Na noon pa man ay plano na nila ni Greg, ngunit dahil sa pagkakapatay ni Tanggol kay Greg ay wala na siyang makakasama para ituloy ito. Dagdag pa ni Olga na ginagamit niya lamang si David at sa oras na wala na itong silbi ay didispatsyahin na niya ito. Kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na marahil ito na ang tamang panahon para pabilikin ang kanyang isa pang anak na babae na siya ngang si Bianca Montenegro. Agad niya nga itong tatawagan para ibalita ang nangyari sa kanyang kapatid na si Greg, kung kaya't dito mapipilitang umuwi sa Pilipinas si Bianca upang maipagiganti si Greg at maging kapanalig ng kanyang mama na si Olga. Sa pagdating ni Bianca ay sasabihin ni Olga na hindi dapat malaman ng kanyang papa at ni Ramon na siya ang anak nitong babae at nakabalik na siya sa bansa. At dahil nga hindi naging matagumpay si Olga na tamaan si Tanggol bago pa man ito ilipat sa city jail, ay sinabi niya sa kanyang anak na kinakailangang makapasok ito sa loob upang kunin ang loob ni Tanggol hanggang sa mapaibig niya nga ito. At pag dumating umano ang oras na nahulog na sa kanya si Tanggol, ay saka nila sisimula ng kanilang plano. Ayon pa kay Olga na sisiguraduhin niya mismo si Tanggol ang siyang papatay sa kanyang ama na si Ramon, at lalo na pag nalaman ni Tanggol na pinaikot lang pala siya ni Bianca. Hindi naman nagdalawang isip ang anak ni Olga na pumayag sa plano. Dito ay papasok siya sa city jail at magpapanggap na Helena kung saan kukunin niya ang loob ni Tanggol. Ngunit isang malaking palaisipan sa atin kung papaano na lang kung sa paglipas ng mga panahon ay tuluyan ang nahulog ang kanyang loob kay Tanggol. Kaya niya kayang ipagpalit ang kanyang sariling kaligayahan o susundin niya pa rin si Olga gayong mararamdaman niya na may mabuting kalooban si Tanggol?